Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao din. At ang ating pag-uusapan ay tungkol sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong pagkilos. Handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos, ang makataong pagkilos ay nararapat alinsunod sa mga gabay at batayan na itinakda ng tagapaglikha. Ang Diyos, sa pagsilang pa lamang ng tao, nag-uumpisa na ang paghubog sa Kanya. Bilang sanggol, nahuhubog siya ng Kanyang pamilya sa nakikita at naririnig niya sa loob ng tahanan. Ang mga kilos at pananalita ng mga magulang at kapatid ay nagsisilbing halimbawa ng Kanyang tutularan. Kaya malaki yung epekto na umiiral na asal sa bahay sa paghubog ng mga bata. Habang ang sanggol ay lumalaki, itinuturo na sa Kanyang ang tama at mali ng Kanyang pamilya. Tuloy-tuloy din na natutuklasan ng mga bata ang tamang asal hanggang sa pagpasok niya sa school, kung saan mas marami pa siyang matututuhan sa mga guro at sa mga nakakasalamuhan niyang mga classmate. Tandaan din natin na sa pagdaan ng panahon, ang mga karanasan ng tao ay lalo pang hinuhulma ang kanilang pagkatao dahil ninanais ni God na ang tao ay mahubog sa ilalim ng mga sirkumstansya, masayaman o mapait, o kaya mga karanasan na nakikita sa ibang tao na nagsisilbing aral. Ngunit, mas madalas na ang tumatatak sa puso ay ang mga sirkumstansyang nararanasan na puno ng paghihirap o pighati. Walang taong hindi nakakaranas ng kahirapan o kagipitan sa anumang aspeto ng ating buhay. Kahit nakakaangat ka pa, 'di ba, sa buhay, dahil ang tao ay mayroong limitasyon. Ang kanyang lakas at pag-unawa ay may hangganan. Kaya ang pagkilos ay nakabase lamang sa kanyang kakayahan at naiintindihan. Kaya kinakailangan ang pagkapasya ng tama o mali ay mahuhubog upang kumilos tungo sa direksyon na itinalaga sa atin ni God. Tandaan din natin na ang tao ay nahuhubog sa gitna ng hirap at ginhawa. Alam din natin na bilang isang tao, no, sa araw-araw ng buhay natin, ang tao ay dumaranas ng hirap dala ng pagkasakripisyo at pagsusumikap upang makamtan ang ginhawa. At dahil sa dinaraanan na proseso ng pagkupunyagi, marami ang natututuhang aral at kasabay na natutuklasan ng mga pinahahalagahan or value sa buhay. Kung dadagdagan pa ng mga kilos na magpapalawak pa ng kaalaman, dito mas lalago ang buhay ng tao sa material man, pangkatalinuhan or intellect, at kaya spiritual na aspeto. Ngunit, may mga ibang tao na nagmamadali sa pagkakamit ng kaginhawahan. Sa pagmamadali, hindi na dumaraan sa tamang proseso na kung saan sa hirap ng pagkasakripisyo, bagkus, parang sinushortcut niya yung mga gawain. Kaya yung mga aral at tamang pagpapahalaga, kaakibat ng pagkupunyagi, ay hindi na tumitimo sa kanyang puso at isip. So dahil hindi na ipapamalas sa kanya ang tunay na nakahulugan rather at kabuluhan ng buhay. Halimbawa na lang, yung pagkushortcut ng gawain, yung pangungopya sa oras ng pagsusulit, sa halip na magbalik aral or review bago dumating ang araw ng pagsusulit, ginusto mo pa yung maglakwatsa. Diba? So, sabi natin, bagamat inilagay ni God ang tao sa masalimuot na kapaligiran, binigyan niya ito ng kaalaman naman, kalayaan, konsensya at may kusang loob na pagkilos upang malampasan yung mga balakid na bumabalot sa misteryo ng buhay. Tumungo naman tayo sa mga suliranin at hamon ng buhay. Ang pinakamabisang proseso na nakakapagpahubog sa isip at puso ng tao ay ang pagharap sa problema at hamon sa buhay. Ang suliranin ay bahagi ng buhay. So, pagising pa lamang natin sa umaga, ang lakas na naibabalik ng pagtulog at pagpapahinga sa gabi ay muling gagamitin sa pagharap ng mga suliranin at hamon sa buhay. Yung suliranin ay isang hamon sa buhay. Ang pagharap sa suliranin bilang hamon sa buhay ay maaari magdulot ng katatagan ng malaking bahagi sa paghubog ng pagkapasya ng tama o mali. So, paano nga ba natin tinitignan ang problema upang ito ay makatulong sa paghubog ng katatagang lumagay sa katotohanan at mapanindigan ang tama? Ang suliranin ay hadlang o sagabal sa pagkamit ng ninanais na hangarin sanhi ng mga sirkumstansya na pinagmumulan mismo ng taong may suliranin o ng ibang tao.
Kung titingnan natin sa positibong pananaw, ang problema ay isang pagkakataong makilala or matuklasan ang sarili or tinatawag nating self-discovery. Ito ay pagsubok ng kakayahan, pagiging mapamaraan or kaya resourcefulness. Ang pagkakaroon ng pagkukusa or initiative na kumilos tungo sa anumang makalulutas ng problema. Hindi lamang tayo naghihintay o nag-aabang sa kilos ng iba, kundi ang sarili mismo ang gumagawa ng paraan. At dahil sa problema, maaari ding makita ang kahinaan ng sarili at ng ibang tao sa paligid. Kaya ang pagiging maunawain at mapagpasensya sa mga kasama ay napaiiral. Dahil din sa maliliit na problema, nabibigyan tayo ng kapangyarihan or empowerment, diba, sa ating sarili na humawak or humarap sa mga mas matindi pang suliranin na darating pa sa buhay natin na may katatagang lumagay sa tama. Maaaring maituring ang problema bilang isang pagsasanay na kung saan maaaring bumagsak o bumasa. Depende kung paano hinaharap ang suliranin. Tandaan natin, mahalaga ang paglutas ng problema, hindi ang pagtakas sa problema. Dahil ang pagtakas sa problema ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa sarili or insecurity. Ngayon, tunghayan naman natin kung paano hinaharap ng tao ang iba't ibang kalagayan sa buhay na makakatulong o makasasama sa paghubog ng pagkapasya ng tama o mali. Simulan natin sa kamangmangan. So sa panahon ngayon, ang kamangmangan ng mga bata ay nagagamit sa paggawa ng krimen dahil sila ay hindi makukulong. So marahil sila ay sinasamantala ng mga sindikato. At alam naman natin, diba, yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or Republic Act 9344 ay nagbibigay proteksyon sa mga bata. So, isinasaad ng batas na ito na ang mga bata ay may edad 18 taong gulang pababa ay ligtas dun sa mga pananagutang kriminal, ngunit siya ay ipinasa sa ilalim sa programang mamamagitan para sa bata tulad ng counseling, rehabilitation program. Maliban lang kung isinagawa ng bata ang krimen ng may pag-unawa or discernment o batid niya na mali ang kanyang ginagawa, ipinapalagay ng batas ng edad 18 taon o yung age of discernment, o sa edad na ito, alam na ng bata kung tama o mali ang kanyang ginagawa. Ngunit, mainit pa rin, alam naman natin yung debate sa ngayon, no? Kung ano nga ba yung batayan ng age of discernment, 18 taon gulang pababa ba o 12 gulang pababa. Aside sa kamangmangan o kawalan or kasalatan ng kaalaman, isa pa dito yung tinatawag nating mga bisyo. Ang problema sa pamilya ay sanhi ng di pagkakaunawaan, di magandang pag-uugali o pagkakaroon ng bisyo ang mga magulang at bawat membro ng pamilya. So, yung paulit-ulit na paggawa ng masama ay nagiging bisyo. Ang masamang gawain ay nagiging bisyo kung nakakagawian na at nagiging bahagi na ng buhay ng tao. Magbigay tayo ng halimbawa, yung paninigarilyo, pag-inom, pag-usugal, pambababae o paggamit ng ipinagbabawal na gamot o droga ay ilan lamang sa mga bisyong kinalolokohan ng tao. Dahil ang mga ito ay nakadikit na sa buhay, so mahirap sa taong may bisyo ang bumitiw sa kanyang bisyong nakagawian na. Kaya yung pagpapasya ng kusang loob na pagkilos ay nakasentro sa ikararaos ng bisyo. So ang pagdinig sa katotohanan na walang maidudulot na mabuti ang bisyo ay isang paraan ng pag-iwas sa bisyo. Narito ang ilang mga halimbawa na katulad ng mga nabanggit natin kanina. Simulan natin sa paninigarilyo. Maraming mga pag-aaral at impormasyon na nailabas sa pahayagan, diba, sa usapin ng mga programa sa TV at sa mga anumang talakayan ang pangmatagalan at masamang epekto ng paninigarilyo. Ito ay nagdudulot ng mga malulubhang sakit. So dahil sa nikotina dumidikit sa baga, balang araw ito ay maaaring maging sanhi ng cancer, sa baga, sa lalamunan, o kaya emphysema, o kaya chronic obstructive pulmonary disease or COPD, na kung saan ito yung naging sakit ng kilalang komedyanteng si Dolphy. Hindi lang sa baga ang epekto ng nikotin, pati na rin sa puso, kaya nga isa ito sa mga sanhi ng mataas na presyon ng dugo or high blood. Kung pakikinggan at paniniwalaan lamang ng tao ang paliwanag ng siyensya sa masasamang epekto ng paninigarilyo, mahuhubog ang pagkapasya sa pag-iwas ng paninigarilyo. Dumako naman tayo sa sumunod, ito ang pag-inom ng alak. Ganon din naman yung pag-inom ng alak at iba pang inuming nakakalasing. So bukod pa sa hindi ito makakapaglakad ng tuwid, ang taong nakakainom, yung kanyang pag-iisip ay naapektuhan din. Paano pa kaya makakapagpasya ng matuwid kung wala ka na sa sariling katinuan, di ba? Yung pag-iisip. So yung gawing bisyo ng pag-inom ng alak ay nakakaapekto rin sa atay. So di ba yung cirrhosis of the liver o cancer sa atay ang maaaring maidulot ng naturang bisyo. Hindi lang ang kanyang sarili ang nahihirapan, kundi pati na rin ang pakikitungo niya sa ibang tao. Madalas, nauuwi sa away ang paglalasing.
Kung mapanuri lang sana ang tao sa kanyang nararanasan, matutuklasan niya ang katotohanan ng perwisyo ng pag-inom at maaaring panindigan ang pag-iwas dito. Ikatlo naman ay ang pagsusugal. Maraming na rin ang nagagawang kapahamakan ng pagsusugal. May mga ibang taong maghapon at magdamag ng tutong it o kaya nagmamadyong. Paano pa kaya sila makakagawa ng mga responsibilidad sa pamilya? Paano yung pagibigay kalinga sa mga anak nila o sa mga babies nila? Ang iba naman ay sa kasino, inuubos yung pera. Pag-uwi sa bahay, mainit ang ulo dahil natalo sa sugal. Ubus na ang sweldo kaya mangungutang ulit sa tindahan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mas malala kung pati ang bahay ay itataya sa sugal. Pag uwi kinabukasan, wala ng bahay ang pamilya at kinakailangan ng lumipat dahil natalo sa sugal. Ang katotohanan ay walang nananalo sa sugal. Maaaring manalo paminsan-minsan, ngunit mas malaki pa ang talo. At sa kagustuhang makabawi sa pagkatalo, lalong nababaon sa bisyo at mas lalong lumalaki ang pagkatalo. Hindi lang sa pera, kundi pati sa mga ari-arian. Sa ganitong pag-iisip, nalilihis ang pagpapasya ng tama patungo sa mali. Ngayon, pumunta naman tayo sa ika-apat at ito ay ang pambababae. Malaking away sa pamilya ang pagbabaliwala ng sinumpaan sa kasal na katapatan sa isa't isa. Madalas nakikita sa lipunan ang pambababae ng ama. Ito ay bisyo na winawasak ang pamilya. Sa kahinaan ni Mister na maging tapat sa kanyang misis, nagagawang maghanap ng iba. Pero sabihin natin ha, minsan hindi lang din naman ng lalaki. Pwede rin naman nating sabihin para maging balanse, minsan may mga babae din naman na nagloloko, diba, sa kanilang mga asawa. Kung nauuwi sa paghihiwalay ng mag-asawa, maraming masasakit na damdamin at luha ang dumadaloy, hindi lang sa asawa kundi pati na din sa mga anak. Kaya ang laking sugat yung idinudulot nito dun sa tahanan. So bukod sa pagkawasak sa samahan ng pamilya, yung maaari ka pang magkaroon ng maraming sexual partners, yung nagiging sanhi din ng sakit at tinatawag na STD or sexually transmitted disease na maaaring mahawa o malipat sa asawa. So yung cervical cancer o cancer sa puwerta ng matres ng babae ay nanggagaling sa lalaki na maaaring makuha sa kanyang pambababae. So malinaw ang kabit-kabit na kapahamakan ng bisyo, diba? So bakit nga ba hindi pa inilalagay sa tama ang pagpapasya? Pumunta naman tayo sa susunod at ang ikalima ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakalaki ng epekto sa droga sa kaisipan ng tao. Dahil kahit anumang gamot ay dumadaan sa utak bago maging mabisa, ang hindi tama o pang-aabuso sa paggamit ng gamot ay ipinagbabawal. So inimbento ng siyensya ang gamot upang maging lunas at makapagpagaling ng sakit. Ngunit ang katotohanan ay walang pinapagaling na sakit ang pag-aabuso ng droga. Bagkus dinadala pa nito ang tao sa di tamang pag-iisip. Ang kapahamakan nito ay higit pa sa dinudulot ng aliw sa tao. Nag-uumpisa sa patikim-tikim ng gamot hanggang ang epekto nito ay hinahanap-hanap na ng katawan. At dahil syempre tumitindi yung pagnanais, siya ay nagiging drug dependent na o tinatawag nga nating addict. Mahirap maging addict dahil habang tumatagal, lumalaki yung pangangailangan ng katawan at kung walang naipambili ng droga, ito ay humahantong sa pagnanakaw. At dahil sa epekto ng droga, wala na rin siya sa tamang kaisipan, kaya yung taong nakakagawa ng kung ano-anong karumal-dumal na krimen. Wala na siya sa wastong pagkapasya ng tama o mali. Then, ang droga din ay itinuturing na cancer ng lipunan, diba? Ito yung sakit na nagwawasak sa lipunan. Ang taong gumagamit ito ay wala nang ibang mapupuntahan kundi mapariwara ang buhay kung hindi niya titigilan yung paggamit. Maliwanag ang paglihis ng landas ng isang taong nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Isama pa natin dyan ang karahasan. Sa paaralan, diba, lalo na sa kolehiyo, usong-uso yung fraternity sa mga kalalakihan. Ito raw ay mahalaga sa buhay ng estudyante dahil nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay may kinabibilangan or sense of belongingness. Dahil sa nagkakaroon ng brotherhood o kapatiran ng mga magkakasama, may mga matatakbuhan ka sa oras ng problema at masasandalan sa pangangailangan. Ang tatak ng isang fraternity ay daladala kahit nakapagtapos ka na sa kolehiyo. Nakakalungkot lang na ba na yung mga taong nagsasagawa ng hising ay hindi na humahantong sa tamang pagpapasya. Sa kusang loob na pagkilos, bagkus ay napapadala rin sa emosyon ng karahasan, diba, kapag nasobra na yung nangyayari. Idagdag din natin dyan yung tinatawag nating masidhing damdamin. So, yung masidhing damdamin ay minsang magtutulak sa tao sa maling desisyon or direksyon. Nakakalimutan yung pagkapasya ng tama o mali dahil natatalo ng masidhing damdamin. So, ganito madalas yung nangyayari sa mga magkasintahan, lalo na sa mga teenagers na nadadala sa kapusukan ng katawan. Dahil sa madalas magkasama silang dalawa, minsan nakakawala sila ng pagkipigil sa sarili. Sa isang sandali, nakakalimutan ng kanilang kinabukasan at maaaring kahinat na ng kanilang pagkilos.
Diyos. Yung minsan lang nagawa ay nauulit-ulit tapos nauuwi sa maagang pagbubuntis. So kapag dumating na ang problema, natutuklasan na lang nila na hindi biro ang pagkakaroon ng anak, na hindi pa pala handa ang kanilang kaisipan at yung damdamin na rin sa pagkapamilya. So maaaring maging kawawa yung bata, naging buhang ng masidihing damdamin. So nadadamay yung pagka-irresponsable ng mga magulang. Ang buhay ay may prosesong pinagdadaanan. Bago tumungo sa mas mabigat na responsibilidad, ihanda muna natin yung ating sarili at pagharap dun sa kalalabasan ng anumang pagkilos. Mas mahirap kasi yung mag-shortcut, diba? At saka naiisipin yung epekto nito. Ang katotohanan ay may mga kilos na para lamang sa mag-asawa dahil itinakda ng Diyos sa pamamagitan ng mag-asawa ang bumuo at magkatag ng pamilya. At dahil sa pag-aasawa, hindi mawawala ang tao sa mundo. Diba? So, patuloy maisisilang ang sanggol kaya't hindi mauubos ang tao. Katulad ng unang nabanggit natin sa ating mga aralin, lahat ng nilikha ng Diyos ay para sa tao. Aanhin pa ang mundo kung wala na ang tao. Sa makatawid, kung naiisip lang ng tao ang totoong layunin ni God, matututong hindi saklawan ang mga bagay-bagay na hindi nakalaan sa edad at sitwasyong kanyang kinatatayuan. Ang tao ay magagabayan sa kanyang pagkilos kung ano ang nararapat at iiwasan ng mga tukso na magtutulak sa maling pagkapasya ng tama o mali. Okay, I hope ay meron tayong natutunan para sa araw na ito. Kaya lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!